Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po ang programang inaabangan nyo. Biyahe uli tayo sa Biyaheng RH. Kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Santinor Jr. At ako po naman si Jay Julian at ang inyong mga kasama sa loob ng 30 minuto. Yeah, dito po sa DZRH. And of course, kumusta ang so far ang iyong weekend? Medyo sa bahay lang ako eh. Taong bahay. Ako medyo lumalabas talaga ako eh. Okay, magandang tanghali po Pilipinas at sa mga nakikinig po sa DZRH, nanonood po sa DZRH News Television and of course online sa www.ourlivestream.tv. Ano ang pag-uusapan natin? Masarap. Isa ito sa magiging paborito kong episode natin, partner. Lalo na tag-init na ngayon. Siyempre, pag tag-init, ano ibig sabihin niya? Correct. Saka hindi, papalapit tayo doon sa bakasyon time. Diba? March, April eh, diba? Looking forward ng mga bata dyan. Ano ang mga pag-uusapan natin for the day? Alamin na natin sa pamamagitan ni Vien. Vien? Thank you so much, Dennis at Jay. At ito nga ang pag-uusapan natin for today dito sa Biyaheng RH. Tungkol sa pagta-travel, dahil ngayon ay nalalapit na ang summer, may mga naiisip na ba kayo mga travel destination ninyo ngayong summer na ang init-init na ng panahon? Sa mga beach ba ito? O gusto niyo ba pumunta sa mga malalabig na lugar tulad ng Baguio? Ito, ang ating pag-uusapan ngayon dahil meron din tayong special na guest na may-ari ng isang travel agency. So ngayon, matutulungan tayo saan ba yung mga magagandang puntahan. Bibigyan niya tayo ng mga tips kung ano din ang mga dapat nating ihanda, lalo na kung tayo ay may mga first-timer na mga traveler. So hindi ko na patatagalin pa ano-ano nga ba ang mga malalaman ninyo for today. Siyempre, travel tips ito. Kaya antabayanan niyo lang. Balik muna kila Dennis at Jay. Alright, maraming salamat, Vien Dacles. Mag-uusapan natin ngayon, bakasyon! Malapit ang bakasyon. Oo, sarap pag-usapan yan. Okay. Meron tayong mga kasama dito. Of course, pag pinag-usapan na bakasyon, sila po ang talagang otoridad pagdating sa mga baka-bakasyon, mga travel agencies natin, mga kababayan. Mula po siya sa Crosswinds Ocean Adventures Travel and Tours Incorporated. I-welcome po natin sa studio si Miss, wala pa sa'yo eh. Miss Lovely Rose Pastoral. Lovely. Hi, good afternoon. Hi, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon dito. Love ka kung tawagin, ano? Yes. Oh, si Sir Jay ang tatawag sa'yo ng madalas na love, ha? Para safe ako rito. Pag-usapan muna natin, gano'ng katagal yung Crosswinds, love? We're 11 years in the service po. This last January 25, we celebrated our 11th year anniversary in the industry. Yes. Okay. So, itong Crosswinds, ibig sabihin, nag-offer kayo ng mga packages siguro para sa not only packages po, but we also offer the assistance po sa mga documentation like visa. We have also the hotel accommodations and other related ano po na services na pwede doon sa travel agency. So, ano offer nyo parehong for local and international destination. So ngayon ba, ano ba yung mga trends or may mga ano ba yung kadalasan na pinapabukan, ano yung mga lugar na kadalasan? Nababago ba yan taon-taon lang? Well, depende po sa season, pero ngayong malapit na kasi yung summer sa amin sa Crosswinds Travel, yung madalas na hinahanap talaga ng mga kliyente namin those places that has beautiful beaches, like kung sa trending po ngayon kasi yung madalas na hinahanap talaga sa amin is yung Calaguas Island. Calaguas, saan ba yung Calaguas na yun? Sa Camarines Norte po. Bakit yung sa amin, sa Pangasinan, hindi ba hinahanap yan? Magaganda rin ng mga beach namin doon. Yes, pero kasi ito yung mga ito yung mga lesser known places po na sobrang ganda talaga ng beach at saka hindi siya ganun kalayo. So ganun yung, pag may tumatawag sa inyo, gusto ko yung walang masyadong tao, ha? Gusto ko yung parang kami lang o ilang pamilya lang. Actually, ganun na yung hinahanap ng mga tao ngayon. Ayaw na nila ng mga crowded beach. Pero may ilaw naman dyan. Yes, pero wala siyang electricity. Ang ano lang niya, meron. Anong ginagamit niya? Salt lamp. Yeah. Salt lamp. Will do. Maliwanag din yun. Salt lamp, partner. As well as kung if you've been to Anawangin, Zambales, ganun din yung ginagamit nila. Walang electricity. Paano ang accommodation diyan? Tent. So kailangan tent nila magdala ng tent or may nagpapa? No, for our travel agency, we offer tent tapos sa packages na. Kaya so, magbibigay ng tent? Oo, ang kailangan nyo lang dalhin yung sarili ninyo. That's it. Ah, ganun? Yes. Teka muna, kung ganyan, tent, na-imagine ko, tent, saan bibili ng pagkain niya?
kami na rin po yung magpa-provide ng food sa inyo. Kasi dun, yeah, dun sa package. Ano, araw-araw may dala kayong... No, because it's just a 2 days and one night, ano. It's just a 2 days and one night na, ano, na tour. Okay. So we provide the meal po na at saka transportation ng ano ng magi, ng client namin. Paano ito, mga group tour ba yan or pwede na bawa? Families, family. Family or group, or we arrange also mga special tours, like kung dalawa lang kayo at gusto niyo experience yung Kalaguas, why not, kung may pambayad parang naman po kayo. Naman, dalawa lang kayo doon sa lugar. Oo, pero madali pero sa amin din yun, exciting. Wag lang tayong dalawa. Awkward yun. So, pwedeng pampangbarkada at saka pwedeng pampamilya. Yes, apo. Ah, ganun pala ba? So, ngayon, ang hinahanap talaga ng mga tao yung mga beaches talaga. Beach po talaga. Ah. Kadalasa, kanina sinabi mo, kinukonsider ng mga nagtatanong sa inyo, mga nag-i-inquire, kailangan parang ma-konting tao lang. Pero yung, ano talaga yung pinaka-hit na beach dito? Siguro na tayong south at saka north Luzon. Saan dyan ang pinakamagandang puntahan? Well, based dun sa ano namin, record namin sa travel agency namin, sa Crosswinds Travel, last year, ang madalas namin na binubook is yung Baler. Tapos yung Anawangin Zambales na merong side trip to Putipot Island. Mm-hmm. And then we have also down sa may ano sa Batangas po, like Calatagan, Matabungkay, sa Laia. No. Okay, so, pagka nagpabuka sa Baler, for example, that's down Ilocos, di ba? Mm-hmm. No po. Dito siya sa may... Bataan? No, sa may Aurora siya. Ako, barangay Baler yata yung sinasabi ko. Panorte yan na east. Panorte, di ba? Northeast. East siya. Pero hindi siya bahagi ng ano? Ng, lalampasan mo ng Ilocos? No, hindi no, dito po. Yan eh. Kanan kabila yan. Po siya. Ganun ba? Dapat pala mapuntahan ko. Dapat pala kinakausap ko na madalas to sila. Yes. Pagkaganon, ano yung mga, kasi kanina nabanggit mo, wala kaming dadalhin, yung sarili lang namin. Yes. So, paano nyo inaasikaso yun? Kasama na yung hotel accommodation? Yes. For our package po, what we offer is that the transportation, so okay, that's from Manila to Calaguas, uh-huh, and then and back to Manila. Uh-huh. And then we also offer the travel insurance, of course, for the safety of the guests. Yes, of course. Tapos yung meal the meal ng mga pasahero. Yes. And it's actually their choice kung gusto nila, kasi may mga side trip naman po tayo sa mga palengke. Yung sinasabi mo, wala silang sariling sasakyan. Yes. Oo. Pero pag kasi you're coming from the walang sasakyan. Ako, yes, I'm coming from may sasakyan. Mm-hmm. Kung may sasakyan, aasikasuhin nyo pagdating doon sa mismong site o yung mismong yes, lugar. Kasama ba yung tour guide? Kasi yes, kadalasan pinoprovide ng local ano yan, 'di ba? Local, yes, localities doon, 'di ba? No, sa amin po may kasama kami sa. Kasama yata nila sa tent yung pati yung tour guide pag natulog. No. Ganun ba? Ah, sige, para may gusto kaya ng. Separate naman po yung tour guide namin. Lahat ng tour guide nyo, lalaki o babae? May lalaki o babae? Depende raw kung sino. So pwede. Sandali ah. So, pwede ka ba mag-request? Ganon? Para sa mga nakikinig at saka nanonood, pwede ba yan? Pwede, depende po sa availability. Pag may nakapanood sa'yo ngayon, gusto ikaw? Sige po, why not? Kalad card ba ito? Pwede gayain? Eh baka naman mahal yan. Usually, hindi po, for magkano our... Magkano nagre-range yung mga ano? Yeah, just to give you an idea po dun sa Calaguas package namin, that's $2,799. Per head? Yes, that's the transportation, the meal at lunch, dinner, and breakfast, and then snack, okay, and then yung tent accommodation po. And then the travel insurance. Wow. Parang, so overnight din. Parang mura siya, no? Yes. It's 2 days and one night package po. Tapos ang travel niyo is by land. By land, yes. Gaano ba katagal yung biyahe? 7 hours po. 7 hours. 7 hours. Same if you go to Baler, that would be the same po. 7 hours din po yung... Usually, yan, diba, kung papunta ka ng Calaguas, 7 hours, dapat yata yan. Malamang may mga stopover yes, din kayo niya. Yes, oo. Nagkakaroon po kami ng mga stopover sa mga gasoline station po. Mm-hmm. Para for the guest po na magkaroon ng some snack, ganun. So, Calaguas yun, dumadaan ng Quezon. Saka yung mga, call of nature po. Kailangan din natin ng gasoline station. Yes. So, ano inaanap nyo sa isang gasoline station? Of course, kailangan meron doon convenience store at saka meron siyang, of course, washroom po.
Oh. At saka may ano, may gasolina sila doon dapat. Dapat, so, oh. Yes. Well, it's a gasoline station. Yes. Mahirap naman kung pabiyahin po tayo na wala tayong correct, gasolina. Correct. Yung mga ganun, ano, yung mga ganun, planado nyo na yun, ano? Yes po. Oh, pati yung mga dadaanan nyo kung saan pwedeng mag-stretch, pwedeng bumaba, pwedeng mag-merienda, pwedeng magpahangin. Yes, sir. Kasi sa pagdating pagpunta ng North, partner, ang dami pwedeng babaan dyan, papuntang Lawag. Ang ganda dyan, dyan nagsushooting yung mga pelikula, yung mga love story, yung mga tumatakbo ng mababaagal na ganyan. Mm-hmm. Tapos biglang hawakan mo sa binti na ganyan, tapos bigla kang iikot ng ganyan. Dyan ginagawa yan eh. Idodon Sulweta. Doon yan, sir. Idodon Sulweta. Yes. Okay, pag-usapan, may tanong ka ba? Ako gusto kong pumunta doon sa, paano namin malalaman kung totoong nagbibigay ng totoong service, di ba? Mm. Yung mga peke ng mga travel agency. Can you give us some tips? Of course, sir. Pagdating sa ganyan, kailangan meron kang taong kinakausap. Okay. Ibig sabihin, kahit telepono or... Yes. Whether it's, mas maganda po kung telepono or personal na ano. Okay. Punta mo sa opisina. Better kung pupuntahan mo sa opisina. Yes. Para malaman mo na rin, ano? Oo. Okay, tsaka malalaman mo yun kung ano yung mga in-offer niya, kung katotohanan ba yung mga inclusions ng packages niya. Kasi yung iba po, nag-offer sila ng mga, let's say, for a fee of 2,000, tapos may mga hidden charges yon. So kung may kausap ka na tao, you will know kung ano po talaga yung mga inclusions doon. Kumbaga, net na yung ibibigay niya sa inyo. Ano yung for example lang, ano yung mga hidden charges? Ano yun? Like, for example? For example, sir, hindi nila sasamahan ng mga taxes or their service charge. Parang kumbaga, makatch lang nila yung attention ng client. Binawas nila. Binabaan nila yung pressure. And then, pag the time na ipa-finalize mo na yung transaction, that's the time na mag-a-add sila ng mga dapat palangyaan dun sa ano, dun sa package. May kalukuhan din pala pag ganyan. So, ibig sabihin, hindi nyo in-encourage yung nag, parang online lang yung ano, yung as much as possible, niyo. Yes. Mas maganda pa rin na physical, pupunta ka doon para mapakita sa'yo. Yes, sir. Tapos makita mo na rin. At saka may hahabulin kang tao in case na, you know, may mangyari, di ba po? Oo, kasi kung pupunta kasi ka doon, makakausap online, mo wala nga naman. Wala kang makakausap. Oo, makakausap mo nga naman, malalaman mo yung contact number. Kung may website yan, kung may Facebook yan, maski through text, mag-usap kayo. Pero still, nakapag-usap na kayo doon sa opisina. Yes. Safe ka pa rin. Opo. Kailangan may opisina yung travel agency na kakausapin mo, hindi yung sa Facebook mo lang siya nakita. Okay. So, pwede bang i-reveal mo sa amin yung paminsan-minsan na nagiging problema nyo sa mga kliyente ninyo? Well, basically, ang madalas, ang bihira lang naman namin yung encounter. Yung minsan po, syempre yung mga guests natin, may mga expectations sila dun sa lugar na ikaw, kahit ikaw yung ano, hindi naman talaga ma-meet. Yung may mga ano lang, like, expectations na alam mo yun, yung hindi naman ano bang tawag natin doon? Yung parang impossible expectations like, from the clients. Can you give a sample? Wag na natin banggitin siguro yung pangalan. Well, hindi. Limbawa, pupunta ka sa isang lugar na alam mo namang walang mga... Kuryente. Oo, tapos mag-expect sila doon ng... Like, for example, yung mga wifi connection. Ganun lang. Mga petty things lang. Pero lang siguro dapat nasa that's part why, din ng ano yan. Ano, that's why ang ginagawa po namin sa travel agency is... ine-educate namin yung kliyente namin kung ano yung makikita nila dun sa lugar para malilesen po natin yung mga ganong problema. Okay, sabagay. Tama si Sir Jay. Dapat kayo na mismo nagsasabi, no, na walang wifi talaga dyan. Pupuntahan nyo yung lugar, kuryente nga, wala. Wifi pa kaya. Don't expect na may wifi. Tapos kung pati charger ng cellphone, problema yan. Yes. So, kayo mismo, sinasabi niyo yun? Yes. Ng mga ganong problema? Oo, at saka, ang sinasabi rin namin sa kanila, kailangan may knowledge kayo dun sa lugar na pupuntahan nyo, like yung culture, yung location, para hindi kayo, kumbaga, para maku-culture siya kung ano yung madatatnan nyo dun sa lugar. Ano ba ang pinaka-weird na kultura na isang bakasyonan? Well, sa amin po, wala pa akong na-encounter na weird na na culture nung... Kasi dito, kung dito lang naman po sa Pilipinas yung pag-uusapan. Wala naman. Ano kasi Pinoy to Pinoy. Wala pa naman. Pero isa sa... Siguro, pwede ko i-share yung nagpunta ako ng Puerto Princesa. Yung mga tricycle doon, hindi... Kunyari, pag ang pamasahe mo, sabi ng mga
18 or sabihin natin 22 or 25, binigyan mo ng 50, susuklian ka talaga nila. So sabihin mo, ay hindi, wag na. Hindi pwede yun. Ayaw nila. Baka may notice pa. Oo, saka ano, medyo ano sila sa ano doon eh, sa mayor. Mm-hmm. Oh, hindi sila basta-basta nag-ano, hindi sila basta-basta na nangungupit. Kasi nga, ang sabi ng mayor doon sa Puerto Princesa, ang buhay natin nagagaling sa mga turista. Pagka binastos nyo yan, nilamangan nyo yan, ang talo, hindi sila, tayo. Kasi kakalat talaga yan eh. Lalo pa kaya sa age ng social media. Yes. Ay, yung mga ganito pala, ganyan pala yan, ganyan. Madaling na kumalat. Oo, madaling kumalat. Eh, pati rin sa inyo, pag medyo masama rin yung servisyo, no? Kinukonsider nyo rin to. So, it's important to you guys to tell the truth. No? Yes, lahat nung ano, transparency talaga. Lahat. Ito magiging problema mo, ito magiging sitwasyon dyan, huwag ka mag-expect ng ganito, ng ganyan. Diba, lahat sasabihin mo dapat. Yes, opo. Well, naka-encounter na ba kayo? For example, 20,000, good for 5 people. Pwede yung isama ko na lang yung anak ko. Libre na lang. May mga ganun ba? Mga palusot na ganun? Well, wala pa naman po. Wala pa naman. That's good. Baka may makinig. Okay, wala na tayong masyadong oras. Love, saan ka pwedeng kontakin at saka saan ka pwedeng puntahan? Okay, sa ang office po namin ay sa Baclaran, sa Airport Road Baclaran. And then you can call our numbers po at 854-0507 or 0928-506-5405. We also have our fan page po sa Facebook. They can ano po, like and ano po. Doon nila makikita yung mga updates namin sa mga packages. O sa ngayon as we speak now, ano ang pinakamaraming gustong puntahan ng mga Pilipino? Sa within ngayon? The Philippines pa rin po tayo. Number one po is Batanes. Batanes. Yes. Uh-huh. Number one. Personally, so, gusto kong puntahan ng Batanes. Ako rin, gusto ko talaga pumunta ng Batanes. Yun nga lang. Ngayon, pwede ba ngayon? Hindi pa bumabagyo doon ngayon? Hindi po. Wala pa. Oh. Hanggang kailan yung kanilang summer? Parang kakaiba yung season nila doon eh. Yes. Oo. Oh. Oh. Sa ngayon po, hanggang ano pa, kasi yung parang August po yung ano natin. Pero beyond August, parang hindi na po. Oh. So ngayon, it's gonna be pretty enjoyable pagka pumunta ka doon. Yes. Ngayon. Okay. Ngayon. Yes. Oh. Oh. So may mga ano doon, ano? May mga hotel-hotel na rin doon, di ba? Not exactly hotel po. Parang mga lodgings lang siya kasi hindi siya pwedeng tayuan ng mga ganun ba? Yes. Naku, problema na naman ng wifi dyan? Kaya meron tayong packet wifi. Yun na lang, gagawin natin. Maraming salamat. Thank you po. Lovely Rose Pastoral ng Crosswinds Ocean Adventures Travel and Tours Incorporated. Pwede nang hanapin ang inyong sa Facebook, no? Yes. Type lang yung Crosswinds Ocean Adventures Travel and Tours Incorporated. Yes. Pakiulit-ulit yung number. Isa lang para medyo mas matandaan nila. It's 854-0507. Okay. At yung office nyo saan? Airport Road, Baclaran. Okay. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you. At doon naman tayo sa nabanggit kanina, partner, yung kailangan medyo maganda yung gasoline station, di ba? Kaya i-interview tayo ng isang taga-PTT mamaya. Sige. Okay, sa pagbabalik po ng Biyahing RH, huwag po kayong alis. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuel. Dito pa rin sa DZRH at DZRH News Television at online. And of course, pinag-uusapan pa rin po natin itong pagbabakasyon na nalalapit. No? Marso, pasok na yung bakasyon niya. Okay. Sinong kasama natin ngayon? From Retail Development Center Officer ng PTT Philippines, si Mr. Aaron Ponsalan. Sir Aaron, magandang araw sa inyo. Magandang araw din sa Dennis. Okay. So, napakinggan nyo yung kanina, no? Isang travel agency sa Crosswind, si Love. Yeah. Okay. So, may nabanggit siya kanina na isa sa mga tip niya, lalo na pag rest stop, dumaan kayo sa mga maliliwanag na mga gasoline stations, tapos may, alam mo na, maganda yung CR, tapos merong convenience store. Pagdating sa ganito, wala namang problema ang PTT, ano? Mukhang okay naman lahat yung inyong mga gasoline station.
Okay naman. Tapos akmang-akma yung mga sinabi niyang mga places kung saan magpupunta yung mga tao, lalo na pagdating sa southern Luzon. Wherein na madadaanan mo talaga yung mga stations namin na pwedeng-pwede kang ano, stopover, rest area talaga. Mm-hmm. As in, take a drink and then recharge. Ano bang mga station ang pwede mong pagyabang. Pagyabang. Alam ba mo, yung mga biyahero, no? Ngayong bakasyon. Yung dito sa may south na yung CR nyo, eh, parang so, kung pumasok ka ng Manila Hotel. Yung pinakamagandang CR. Talaga ako. Yung PTT Lucena. PTT Lucena, it's around on, nasa 5,000 square meters yan. Yung laki. 5,000 square meters, halos, malaki siya. Laki. Kalahating hektarya. Kalahating hektarya yun. So, ang may pagmamalaki namin dyan, yung restroom 20 namin. Para siyang, ano, para siyang 5-star hotel. Kaya nga, may mga magazine at libro pa dun eh, di ba? Meron. So, actually, yung restroom 20 na yun, kaya restroom 20 siya, yung mga mag-CCR doon, pwedeng mag-take ng 20 minutes. Magdo-donate sila ng 20 pesos. 20 pesos. Okay lang yun. Basta ganun kaganda yung CR, ayos diba? Na sa akin yan kahit 100. Ibig sabihin, pag sinabi yung mag-donate, may pinupuntahan yung pera. May pinupuntahan ng mga charitable institutions. That's good. Hindi naman pupunta sa PTT mismo yan. Hindi. Pupunta sa mga charitable institutions. Tapos magugulat ka nga doon, since meron kaming drop box, di ba? Tapos bigla-bigla may magda-drop na... Kasi sabi ko 20 pesos lang, di ba? Tapos pagsilip ko, 1,000 pesos. Oh, talaga? Oo, 1,000. Oh, grabe freedom. Ganun nila na-appreciate yung CR namin. Grabe freedom man, nakamdaman niya siguro, hindi lang worth 20 pesos. Tapos kumisan dollars. Oh, talaga? Oo, meron. Malamang. Pwede mo mag-apply ng gasoline boy dyan? Ako na nga magbabantay ng... Ako na nga magbabantay ng CR ng PTT na yon. Oh. Mas lalo siguro ang darating. Ganun kalaki, alam mo sa totoo lang, hindi pa ako talaga, nabalitaan ko lang yan, nag-viral online eh. Ganun kalaki yung CR? Yung CR around the, hindi ako nagkakamali, nasa 200. Grabe naman, parang isang bahay naman. Yes, parang isang bahay naman yan. Pagpasok mo, may lounge yan. Papasok ka doon sa CR ng lalaki, may sarili ring lobby. Bago ka makarating sa mga... Ay, bakit nila ba inodoro dyan? Ilan ba inodoro dyan? Ba't napakamahal ba ng... Gaano karami yung lalaki pwede mag-CR dyan? Sa lalaki, yung cubicle, tatlo yun. Tapos yung urinals, nasa 5 yung urinals. Okay. Tapos yung sa female, 1, 2, 3, 4, 5. Parang nasa 5 na 5 na ano, 5 na. Okay. So pati sa babae ganun din. Walang urinal siyempre. Hindi, ibig sabihin, ganun din yung setup niya. Ganun din yung setup niya. May magazine din. Meron. Tama kanina pinopromote nung taga Crosswind ano, yung Kalagwas. Mm-hmm. Dadaan at dadaan yan diyan ano. Yeah. Dapat pala looking forward. Yun ang recommended ko talaga na stopover nila. Those people going into south, yung mga gusto magbakasyon. Try niyo talaga yung ano, PTT Lucena. And aside from that, I heard from Love kanina, sabi na ganap ng convenience store. Tapos snack bar. Kumpletong-kumpleto yung ano namin, yung station namin sa Lucena. So, ibig sabihin may mga restaurant din dyan, meron mga coffee shop din dyan. Alam mo, nakakatuwa, no? Kasi noon, kasi ako, probinsyano ko, galing ako ng North Pangasinan. Noon, ang mga gasoline station, wala silang pakialam sa CR, eh. Diba? Wala silang pakialam, marurumi talaga. Excuse me sa mga nagkakumakain, pero siguro mapapatunayan niyo po, yung mga CR noon, hindi compared sa CR ng PTT. Iba na ngayon yung mga CR, no? May mga aircon na rin na sarili. Yes. Dati, wala silang pakialam dyan, eh. Pero, pagka ikaw ay nagtatravel na ngayon, may sarili kang sakyan, pag nakita mong clean CR, may dating din sa'yo yun, eh. Diba? Mm-hmm. May dating din sa'yo. Iba na kasi ngayon, eh. Pag nagda-drive ka, parang pag nakakita ka ng station, gusto mong... Kung minsan top of mind mo yung CR, not to feel gas. Parang ano lang yun, pangalawang konsiderasyon mo yung ano. Kahit pag nagda-travel tayo, nagda-drive ka, nasi-CR ka na, saan kaya yung pinakamalapit na gasoline station? Oo, tama. Gasoline station na pagkasa sa CR pupuntahan. And then, pag nag-CR sila, saka na lang sila, okay, mag-gasap na nga rin ako dito or bibili ako sa convenience store. Pero dyan sa bandang ano, Quezon pa rin, ano, may pinupuntahan yan yung... sa bandang Lukban. Alam ko meron ding PTT diyan, di ba?
Tamang-tama 'yun sa ano, sa mga magpupunta sa kamay ni Jesus. Kamay ni Jesus. So, sa kamay ni Jesus, meron din kami PTT Lukban. Sa Lukban. Ah, okay. So, ito yung parang version natin ng ano. Hindi ako nagkakamali sa Brazil ba 'yon? Oo, sa Brazil. Anong tawag doon sa ano, kamay lang ba 'yon nandoon? Holy Redeemer ba 'yon? Oo. So, ah, yung ganung kalaki, yung ganung parang ganun. Bakit tinawag na kamay ni Jesus? Kamay lang Sacred ba natin? Heart yata 'yon naman sa ay, hindi ko na masasagot. Ah, nakaganoon, nakaganoon diyan. Giant na eh. Ah, yung parang sa ano, Rio, no? Uh-oh. Parang ganun. Oo, ganun. So, malapit 'yon sa station namin. So, during the Holy Week, actually, hindi na sila nagpapapasok ng mga sasakyan papunta dun sa ano sa kamay ni Jesus. Lakad na lang, kadilakad na lang. Okay. So ang gagawin ng mga bakasyonista, magpa-park na lang din sa ano sa station namin na malapit doon. And it's okay with you guys, no? It's okay with us. Lalo pagka parang tulong na rin 'yan para sa mga kababayan natin. At malaki rin ang ano, no, station ng PTT. Malaki rin yung station namin doon. Gaano kalaki naman 'yon? Mga nasa 3,000 to 4,000 square meters. Oo. So, napag-uusapan na natin yung isa sa mga estasyon na ganyan, nagpe-prepare. Paano, how do you prepare for this coming you know, season na talagang ang gusto ng mga taga-Maynila, lumabas ng mga ng Maynila, at yung mga nasa labas ng Maynila, pumasok ng taga-Maynila sa loob ng Maynila. How do you prepare? Every year, may program kami na, okay. Ano, na roadside assistance, roadside motorist assistance. Okay. So, ini-implement natin to sa mga stations na dadaanan ng sa mga major highways na madadaanan ng mga bakasyonista. So sa south ang na-determine namin is yung station namin sa San Pablo na malapit sa isang mall do na katabi ng isang malaking mall doon. Tapos yung sa PTT Lucena. So itong roadside roadside motorist assistance na to, nagbibigay kami ng free service. Mechanic. Okay. Mechanic service. Okay. Tapos may mga free bottled waters din kami. Ah, okay, okay. That's tapos, right, no? Tapos we're trying to have a first aid kit or kahit first aider or nurse man lang to check na rin kung ano, kung okay ba yung... Kasi kung minsan sa biyahe, di ba? Oo. Biglang may high blood. Oh. So, we plan to also... So, hindi lang pala mga sasakyan ang chine-check, pati yung mismong pasahero. Pati yung pasahero. Saka hindi, pag nadaan mo talaga yung traffic, nakaka-high blood talaga. Ay, tama. Lalo na sa mga toll gate. Sa init. Siguro para init. Panawagan din sa mga toll gate, ano? Huwag na kayong maningil ng bawat stop. Doon lang kayong maningil sa exit namin. Kasi nagki-create lang ng ano eh, nagki-create lang ng pila at saka traffic, 'di ba? Pasok ka sa NLEX, yung pagpasok ng NLEX sa ganun, pipila ka para magbayad, 'di ba? Doon naman sa exit, magbabayad ka na rin. Eh di might as well doon na lang. 'Di ba doon na lang magbayad? Hindi naman sa nagagalit ako. Pasalamatan na natin si Sir Aaron. Thank you very much. Imbitahan na natin na dumaan sa ating mga gasoline station na sa ating mga kababayan, Sir Aaron. Yes, sa mga magbabakasyon ng ano ng Holy Week, pwede niyong i-try na gawing rest area yung mga stations namin na along your way. Meron kami sa San Pablo City, Laguna. Tapos sa Lucena City sa Quezon. And then sa north naman, as far as San Jose, Nueva Ecija, meron kami. Okay. Isa ba doon? Makikita ka ba namin? Nag-iikot yan. Mag-iikot ako. To check yung ano, yung condition ng mga stations. At ano ba yung mga ano, may bagong bukas kayong stasyon, PTT? Last week may binuksan kami na station sa Cavite City. Sa company owned station operate so yung mga yung mga taga Cavite may meron na pala dong bandang Cavite City na pwede nilang paggasolinahan. Okay, maraming salamat Sir Aaron and thank you very much then kay Lovely Rose Pastoral, nakausap din natin siya from a travel agency and from si Sir Aaron po sana naman na Retail Network Development Officer po siya ng PTT Philippines. Maraming salamat po sa lahat ng makinig sa DZRH at nanood sa DZRH to Television and online. Maraming salamat. Thank you very much partner. Salamat sa kapagbabakasyon. Nag-iisip pa. Wala pa, baka sa bahay yung makasyon. Ako ba? DBT Marathon ito. Okay, kami po inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Jay Julian. Hanggang sa susunod, biyahe po tayo sa Biyahe RH. Bye!